Kumusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang ikasandaan 68 yugto ng ating serye sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo sumadya sa bayan ng Muntinlupa sa Everest Hills Memorial Park upang maganap ng mga kilalang individual at mga dating sikat ng mga artista na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang direktor at aktor na gumanap bilang kontrabida sa maraming mga pelikula sa mahigit 3 dekada mula pa noong 1968. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng sementeryo ay ang huling antungan ng yumaong veteranong aktor at direktor na si Eddie Nicart. Si Eduardo Nofies Nicart ay isinilang noong Kapaskuhan ng 1945 sa Taytay, Rizal. Siya ay veteranong aktor, stuntman at direktor ng pelikula na maalaala sa kanyang mga pagganap bilang kontrabida at direktor sa maraming mga pelikula noong dekada 80. Kabilang dito ay ilan sa mga pelikula ni Weng Weng na Agent 00, For Your Height Only, The Wild Wild Weng at The Impossible Kid. Si Nicart ay lumabas sa 73 mga pelikula bilang aktor, 44 bilang stunt director at 15 bilang direktor sa pelikula mula 1968 hanggang 2001. Siya ay unang lumabas noong 1968 sa pelikulang Kidlat sa Karate na pinagbidahan nina Roberto Gonzalez at Bernard Belleza. Ang iba pa niyang pagganap sa mga pelikula ay ang 1969 Tierra Santa na pinagbidahan ni Zaldi Jornak, 1969 Impasse, isang banyagang produksyon na pinagbidahan ng Hollywood actor na si Burt Reynolds kasama sina Vic Diaz at Anne Francis. Cooley! ...1974, The Game of Death na pinagbidahan ni Ramon Zamora kasama si Evangeline Pascual, Eddie Garcia at Panchito Alba. Tomorrow is the championship match between you and the Filipino champion. He's going to start the commotion. What do you think? I think it's right. We all witnessed Stauffer's brutality. Are you all with me? Yeah. Hey! Good. 1980 Calibre 45 na pinagbidahan ni na Fernando Poe Jr. at Lito Lapid. 1981 San Basilio na pinagbidahan ni Lito Lapid kasama si Johnny Delgado. 3. Kapag daw walang umamin kung sino ang tunay na balyete. Ano ba?
Sandali lang! Aminin ko na pagkakasala. Ako, si Julio Valiente. 1986 Jungle Wolf, isang banyagang produksyon na pinagbida ni Ron Marchini. Policia! 1990 Walang Awa Kung Pumatay na pinagbidaan ni Robin Padilla kasama si Rita Avila. 1995, Alfredo Lim, Batas ng Maynila na pinagbidaan ni Eddie Garcia kasama si Dang Cecilio. Pinapulusukan sa benta niyo sa buwan na to ah. Kaya lang bossing eh, baka magka-problema ako sa teritoryo ko eh. Medyo mayit ang mga mata sa akin ng mga pulis eh. Bakit? Si Romero ho. Romero? Napangalan niyo ng pera? 1997, Cocaine na pinagbidaan ni na Ricky Davao, Cherry Pie Picache at Carlo Aquino. Ang kanyang huling pagganap bilang aktor ay noong 2001 sa pelikulang Oops, Teka Lang, Diskarte Ko Ito na pinagbidaan ni na Robin Padilla at Claudine Barreto. Paano, Tiniente? Wala ka na sa teritory mo ngayon. Ha! Hindi ka na otoridad. Wala na yung tansong nakasabit sa dibdib mo. Gusto niyo ibaba ko to? Hindi gusto. Utos namin. Sigurado kayo, ha? Madali akong kausap, eh. Taas ang kamay! Taas! Bilang direktor, si Nicart ay namahala ng 15 mga pelikula noong dekada 80, kabilang ang kanyang unang proyekto na Agent 00 na pinagbidahan ni Weng Weng. You see him with a lot of women? No, it's only his dream. Embrace a woman, and then the woman is already, come on, Weng Weng. Yeah. Wing, that's mine. No, that's mine. He jumped in the 7th floor in Midland Plaza with the umbrella. The big umbrella, a big gadget, that the piano wire in his harness. And then I make a piano wire so that when the wind blows up, actually the umbrella with Wing. So when he jumped, I can control the very small. Ilan pa sa kanyang mga proyekto ay noong 1981, For Your Height Only na pinagbidaan ni Weng Weng. 1981, Delta Factor Commando na pinagbidaan ni Romel Valdez, Robert Miller at Usman Hasim. 1982, The Wild Wild Weng na pinagbidaan ni Weng Weng kasama si Max Laurel. 1982, The Impossible Kid na pinagbidaan ni Weng Weng. At 1982, The Cute, The Sexy and the Tiny na pinagbidaan ni Berting Labra, Pia Moran at Weng Weng. 1985, Hari ng Gatilyo na pinagbidaan ni Lito Lapid. 1986, Renato Solidum, Commander Lawi na pinagbidaan ni Dante Varona. Ang kanyang huling proyekto ay noong 1989 sa pelikulang Jack Morrow na pinagbidaan ni Sonny Parsons. Noong Setyembre 2014, si Nicart ay pumanaw sa edad na 68. Sa mga susunod na yugto ay pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Manila North Cemetery at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park, sa Parañaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.